Para hindi masyadong maksi, lalagyan natin ng kusot. O ito ay kusot na pinaglagarian. Mas matibay yan pag meron yan. Tapos tigyan na natin kusot habang hinahalo. Mas matibay pag may kusot. Pero nilalagyan lang ito pag sa mga parting may malalalim, ganun. Pero pag sa pagmasilya, huwag mong lalagyan ng ganito.
sasander naman tayo ngayon. Ngayon at malinis na, sasalpak na natin to. Kailang sentro para parehas yung sukat magkabilaan. Kaya kinabit ko to para makita ko kung gano'ng kalayo yung ilis eh. Hindi na natin ang epoxy. Yan po guys, may halong kusot yan.
Alternate muna. Tatandina natin ito ng uno. Yan guys, alternate yung yan. Ito yung 45 natin to para sa duktungan lahat eh tatanggal natin. Hindi papasok doon sa luktungan.
kanal. Yan, as dalawa, tapos isang natira, yung isa dito sa kabila. Yan. Pwede pa patungin. Yan sa tukungan. Yan. Tapos pupuro yung epoxy. Yan, may epoxy na ganyan sa so, may duktungan. Yan. Yan, kakabit na natin to. Yung guys, tapos na. Magawin na natin, papakisin na lang tong gilid. Bibilogin yan, bibilogin. Yan. May kunting ano pa dito. Kunting liha pa, lilihain pa para pantay pa dito. Yan. Yung guys. Tapos na, namasalyan na lang. Pero bago masalyan, liyahin muna. Ay mga kanto-kanto. Ayan o. Ayusin pa yan. Kakatamin pa yan. Ayan guys, update ko ulit na naman kayo bukas. Sa pagkasakaling sa lalim naman tayo. Ito naman tayo, papalitan to. Nalagyan natin sa nipa para kahit na maalon. Hindi papasok yung tubig sa loob kasi meron siyang sanay pa dito. Yun ang susunod kong project. Pagkabalik na ito bukas. Yan. Pati yung papalitan na yan. Yan guys. Maraming salamat sa panonood.
God bless. Thank you.